Locate Paolo. Searching. Assignment downloading. Good afternoon, Paolo. Your subject is Magrigal Valady, Anna Magrigal Consuelo. Age, 52. Senator, Republic of the Philippines. Former Undersecretary, DSWD. Candidate for President, May 2010 election. Jambi Magrigal is under special investigation. Senator Jambi Magrigal Valad, kasal sa isang Frenchman na si Eric Jean-Claude Dudouanon Valad. Sa isang beach wedding sa isang hasyenda sa Calatagan, Batangas noong December 2002, naganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Mestisong Kastila ang mga Madrigal. Minsan tiniguri ang pinakamayamang angkan sa Pilipinas. Binansagang kingmaker ng mga nakarang presidente ang kanyang lolo. Ang kanyang lolo sa ina na si Jose Abad Santos, naging martir ng bayan noong panahon ng Japanese occupation. Ang kanyang tiyo naman na si Pedro Abad Santos, founder ng Socialist Party of the Philippines. Sa kanila marahil nakuha ni Jambi ang kanyang pagiging palaban. Socialista man o hindi, ang tiyak lang, pihikan sa kamera itong si Jambi. Siya mismo ang nagmando ng kamera at ilaw niya. Daig pa ang direktor sa pagiging perfectionista. Kung patayin kaya, masama pa rin kasi lahat ng... Nagsasama pa talaga ng sariling camera crew ang senadora. Kahit saan. Ang opisina, replika ng kanyang bahay. Reputadong pinakamaganda at maayos sa buong Senado. Matapos ang World War II, dito sa New Manila, Quezon City, nagpatayo ng mga mansyon ang mga mayayamang pamilya ng bansa. Kapitbahay lang naman ng Madrigal ang Boracay Mansion ni Erap. Sa bakanteng lote, nagpapatayo ng bahay si Jambi. Taong 2004 nagsimula ang construction. Hindi pa rin tapos ang bahay. Dumating sa presidential forum ng TV5 si Jambi, sakay ng Lexus na SUV. Lumalaro lang naman sa 4 hanggang 7 million pesos ang presyo. Pang bodyguard lang niya ang Ford Expedition. Lahat ng luxury car collection ni Jambi, kulay puti. Ang kanyang mga gamit, nasa isang Louis Vuitton bag. Ang plastic cover ng kanyang susuotin, Tatak YSL. Ang bitbit ng staff na handbag, ang Tatak Fendi. Ang prinsesang makabayan daw at makamasa, nasupalpal sa forum. Di kasi alam ang presyo ng galunggong. How much is this? How much? Because as a kilo of galunggong, when you plug lang mo lang, I guess, basically as they visit the wet markets. I think it's about 60 pesos per galunggong. Nakakambyo naman agad ang senadora. You know, I cannot answer that. I will be honest because I am a vegetarian. I don't eat fish. Unang araw ng kampanya, sa palengke na una sumabak si Jambi. Assignment ng senadora, alamin ang presyo ng GG. Pader lang ang nakukunan ng USI team sa bahay ni Senator Jambi. Kaya nang pinapasok kami, umpisa na para makapag-usisa. Alas 8 ang usapan. Pero alas 11 na, hindi pa lumalabas si Senator Jambi. Masama daw ang pakiramdam. Pero di naman kami nainip. Dahil habang nag-aantay, walang tigil ang dating ng pagkain. At may nakaantabay pa na butler para sa amin. Sabi ng kanyang tiya na dati ding senadora, ang mga bilyonaryo gaya nila, hindi nagnanakaw sa bayan. Isang alamat sa negosyo ang kanyang lolong si Vicente Madrigal. Dati ding senador, at barkada ni Presidente Quezon. Dito pa lang sa Metro Manila, prominente ang lawak ng kanyang mga lupain, pati ang kinatitirikan ng Munti o New Bilibid Prison,
donasyon niya. Pero hindi lang sa lupa mayaman ang mga madrigal. Hindi naka-base yan sa land or yung agriculture. Shipping lines yan eh. So matagal sila na nandyan sa ganyang trading business. Hindi yan magpa-follow nung traditional na ruta ng mga old families na nag-fade away na. Kasi yung kanilang tinitindigan ng mga asset ay hindi na madala dito sa modern economy. Ano? Kahit hindi na magtrabaho si Senator Jambi, hindi na siya magugutom. Halaga pa lang ng bahay na minana mula sa amang si Don Antonio Madrigal. Nasa 37 million na. Ang national artist pa na si Fernando Amorsolo ang nagpinta ng portrait ng pamilya. May mga antigong galing China na 300 years old na. Paborito ni Jambi ang French culture. Marunong mag-Pranses at may malaking koleksyon ng French prints. Matapos ang 3 oras na paghihintay, bumaba din ang senadora. Nilibot kami ni Senator Jambi sa compound. Own property. Right. We have more land than you can have in Forbes. Yeah. So how big is the? It's 1 hectare. 1 hectare, so that's 10,000 square meters. The house is about almost 60 years old. So let's head to Bacoor. Puno na daw ang kanyang schedule, kaya sumama na kami sa kanyang kampanya. Sakay ng puting Lexus. Bago kumandidato, naging staff member siya ni Pangulong Arroyo. At minsan naging tagabuhat pa daw sa mga rally. I was very close, really close. Close in with her and Rene Velasco. And we did a lot of things for her. Hmm. I saw... Ano yung pinaka-memorable na nagawa ninyo during that time na you're part of the staff ni PGMA? Naghakot kami ng isang truck sa Capiz because her team were not ready. And she had nothing to ride in the motorcade. Okay. Na-link din sa kanya si Senator Mar Rojas. You're very close to Mar. Yun ang lumalabas. Well, they always used to link us together. Why is that? I mean, was maybe it... it's exciting. Did you find it exciting na you're being linked kay Mar Rojas? No, we were young then. My God, we were in society at the time. Mar and I were attending the same parties. Right. Huli na nakapag-asawa si Jambi. Kung di pa niya nakilala si Eric Jean-Claude Dudouanon Valad, naging old maid na siya. Matapos matalo sa eleksyon noong 2001, hula kay Jambi, mananalo lang siya pag nakapag-asawa siya. Hindi lang lucky charm si Eric. Ang Frenchman din daw ang number one political advisor ng senadora. Pero ngayon pa lang, tinitiyak ni Jambi na hindi mag-aala FG ang kanyang mister. He's an FG because he's a French gentleman. But that is as far as it goes. Pero pagdating sa debate, ang British-schooled eredera na minsan hirap mag-Tagalog, parang galing kanto daw ang mga patutsada. I challenge him. Tumayo siya, pakita niya wag siyang duwag. Ready for interpolation ba siya? O kagaya ba siya ni GMA na lalakad na lang at hindi sasagot sapagkat kala niya nabibili niya ang taong bayan sa pera at kala po niya mabibili niya lahat ng tao at may insultong may hirap.